In this video guys, tuturo ko naman kung paano mag-format ng Windows 7 gamit yung USB flash drive. So first, power on natin and then press delete. So pag PC guys, madalas delete or F2. Ayan yung mga madalas or F1. Minsan F10. Depende sa model ng motherboard ng computer nyo. So next, punta tayo sa BIOS features. And then first boot natin yung USB flash drive. So ito yung pangalan ng USB flash drive ko. SanDisk siya. Ayan, SanDisk. First boot natin yun. And then save and exit. Then click nyo lang yung yes. So mapapansin nyo guys, mag-restart po siya. Madalas pag nagpo-format kayo, maraming best po siya mag-restart. So hayaan nyo lang po siya. And then ito yung multi-boot ko. First boot lang natin dito yung Windows 7 ko. Ito yung Windows 7. And then, select lang natin tong next, guys. And then, select install now. Click nyo lang yan. And then, I accept. Click nyo lang yan. And then, next. Click nyo lang yung next na yan. And then, select nyo lang yung custom install. Then, delete na natin to. Delete natin yung partition na yan. Delete. Then, next. I-create tayo new partition. So, yung hard drive ko, 1 to 8 gig lang yan. So, hatiin natin siya sa dalawa. Lalagay ko dito, 50 gig. Dito sa first partition ko. Click nyo lang yung okay. Then, next. Click nyo lang yung new. Then apply. Ayan yung nakitira dun sa 1 to 8 gig na hard drive. Then format nyo lang yan. Then ito, delete nyo na yan para saktong dalawang partition lang. Then next. So ito guys, pinast forward ko lang to. Kasi medyo matagal yan pagka nagpo-format ko. Depende sa hard drive na gamit ko. So, mababa din isang oras eh. SSD itong gamit ko, kaya medyo mabilis siya. Siguro nasa 16 minutes lang tapos na mag-format. So, yung pag-format guys, kumara ito, nandito na tayo. Maraming beses kasi ito mag-restart. So, pagka ganun, hayaan nyo lang siya mag-restart. Magtutuloy-tuloy naman yan eh, dun sa process ng Windows niya. Tulad dyan, ayan, nag-restart siya. So, hayaan nyo lang. Hayaan nyo lang siya. Magdiretso naman siya. Wala na kayo bang gagalawin dyan. So ayan, nag-restart ulit.
So next guys, maglagay lang kayo ng pangalan ng computer nyo. So eto, nilagyan ko siya ng username. Then next, then assimilator. Select nyo lang yan. So sa time natin, ka-time natin kasi Beijing, Hong Kong. Same din ng time natin yan. Select nyo lang yan, Beijing, Hong Kong. Then select next. So yan guys, malapit na siya matapos. Mga siguro isang restart na lang to, tapos na to. So yan, magre-restart ka po kasi to eh. So after nyan, tapos na po siya. So yung Windows 7 na tinurong sa inyo is it's successfully installed na. So ganoon lang naman siya kasimple guys. So kung may tanong kayo guys, just comment down below. Or kung may request kayo, pwede rin kayo mag-comment doon, no? Sa comment section. Doon sa comment section, no? So, ayan guys. Tapos na po siya. So, papalitan ko lang siya ng ng wallpaper. So ayan. So yun lang guys. Thanks for watching.